may mga ibang tao bumibili ng insurance just for the sake of buying life insurance. Ay, oo, kasi mga tinutulungan yung mga kaibigan na makaabot ng kota. Hello everyone. Hello everyone. Welcome to another episode sa ating YouTube channel. Yes. And ang topic natin for today ay mga misconceptions when buying life insurance. Oo, kasi maraming nagtatanong sa atin, no, na okay ba tong life insurance to? Okay ba tong ganito? Pero kasi of course, before you buy something, dapat you are buying it for the right reason, For the wrong. Yes, kasi again, maraming iba't ibang klaseng life insurance, yes, di ba? Hindi natin masasabi kung ano yung best na life insurance because we don't know their financial status or financial standing. And at the end of the day, the reason why you bought a financial product is because it answers your need, no? Or it solves a certain problem you want to address. Yeah, it provides something that you need. Mm-hmm. So, yung i-discuss natin ngayon ay ilan ba yan? Mga lima. Lima. Uh-oh. Yung limang reasons kung bakit ka bibili ng life insurance. No? Or, dapat ito yung rason mo kung bakit ka bibili. Or yung mga things na kailangan mong tingnan when buying life insurance. When buying life insurance. Uh-oh. Oh, that's good. So, sige. Ano yung first list mo? Sige. First misconception. Bumibili pero maliit pa rin yung face amount. Or mali yung computation. Mali yung face. Oo, actually maraming ganyan eh. Na, it's bibili ng insurance pero hindi nila alam ano yung tamang face amount, magkano yung tamang coverage nila, ano yung cover talaga nila. Sige, so, to address this issue, yung basic kasi is usually 10 times yung annual income mo. That's the most basic formula, di ba? But matamad mag-compute. Matamad mag-compute. Times 10 ang annual. But it can be too large. So, it's usually too large. Yung tamang computation ay kailangan niyong tingnan yung cash flow niyo. Kaya parati tayo nagka-cash flow analysis. Yes, oo. So, ano yung income or expenses na pumupunta sa family? Mm-hmm. So, kailangan niyo yan i-add up. Tapos, kailangan lang 3 to 5 years. No? Yun na yung life insurance cover mo. Yes, needs, and you have to analyze your financial needs, ano yung mga financial sources or sources of income, and then ano yung expenses ng family, yes, and then cover for at least 3 to 5 years. So medyo mas maarte yung computation, but at least it usually results to a much lower coverage. Tapos mas accurate siya. That would mean less yung premium and then less yung shell out nyo for your insurance cover. Tapos it would be easier for you to compare products if you're scouting. Yes, yes. Kaya marami kasi sa forums nagsascout or nagko-collect ng insurance policies. Oo. Tapos minsan na-overwhelm sila sa mga sa mga proposals dahil for the fact na hindi nila alam magkano yung cover. Actual coverage, yes. Alright, sige. Yun. Tapos kung may education fund, especially for those na may children pa, kailangan part yun sa life insurance cover. Of course, yes. Meron hindi tayong lang dapat yung 3 to 5 times. Kasi ang life insurance, it really makes sure na financially protected yung future ng family, no? So, which also includes yung magagaso sa education ng mga anak mo in case na may mangyari sa'yo, no? Uh-oh. Kaya karamihan ng mga insurance commercials, may anak na gumagraduate, di ba? Kung hindi, may usually couple nang magkasama. So I guess that's our first misconception na hinahayaan nila yung agent na mag-decide kung ano yung coverage na dapat ikaw mismo yung nag-compute noon. Or you have a financial planner like us na nagko-compute, tapos kung nakita niyo na yung figure, yun dapat yung hinahanap niyo. Yes, alright. So second misconception, tinitingnan lang yung premium. They always look at the premium. Ah, okay. Bali, tinitingnan lang yung premium, pero hindi nakikita yung face amount. Or they disregard kung ano yung face amount. So, which is not the right, or hindi yun dapat yung mindset when buying insurance. Though it's important din yung premium, but it shouldn't be yung reason kung bakit yun yung
bibilin mong insurance. Oh, so for example, no, meron binigay sa yung policy na ang premium ay ano ba? 10,000, let's say 10,000 or mga 20,000 a year, no? Tapos ikaw feeling mo kaya mo naman 'yon. Kukunin mo na siya. But hindi mo alam na yung face amount pala. Yung face amount niya ay pwedeng kulang or pwedeng sobra, no? So or pwedeng ano lang mga 100,000 na sobrang liit. Sobrang liit lang. At saka isa pa doon, just because you can afford to pay the premium doesn't mean na okay na yung insurance na yon, because you have to check ano ba yung mga benefits niya, ano yung coverage niya, and the type of policy you're getting. Yes. So, minsan kasi baka whole life pala siya. Ah, yes. Oo, whole life pala siya. At hindi pala yun yung kailangan mo. Dahil may isa akong case, kumuha siya ng life insurance policy, pero upon checking, whole life pala. Ah, pero yung coverage lang yan, maliit. Pero whole life din. Application na doon niya babayarin. Yes. Tapos may mga kaya kulang riders. Yung coverage. Kulang yung coverage. Tapos may mga riders doon na hindi naman niya kailangan. Yung mga nakakainis yun eh. Yung mga you're paying for something you don't need, no? For example, minsan kasi may mga cases for a certain insurance company na kapag re-review ko siya, may mga riders na sobra or hindi naman kailangan. Dahil kapag tinatanong ko naman, kailangan mo ba ng rider na to? Most likely, sasabihin, hindi. Hindi. So, usually, kailangan kong tanggalin. Tapos, medyo unnecessary hassle to add. Yes. Tapos, kadalasan, when you remove riders, the life insurance company may ask for an advance quarterly premium or payment. Because you're removing or adding a rider, acts as if you're getting a new policy. Ah, okay. Usually, yun yung kailangan i-avoid or tingnan. Yes. So, kailangan when you're meeting a insurance agent or a financial advisor, kailangan alam mo kung ano yung kailangan mong riders or benefits. Yes, oo. Kadalasan kasi yung insurance agent yung gagawa ng proposal for you. Hindi dapat sila kasi yung agent ang gagawin, ilalagay lahat ng mga riders para minsan ganun. Di ba? Covered lahat and of course, partly para malaki din yung commission nila. So, well, iba pa rin yung ikaw yung alam mo kung ano yung kailangan mo. No? Well, tama naman yung idea, pero the intention is good, pero mali yung atake. Sige. Third misconception. Well, related sa two, which is treating yung life insurance mo as an investment, lalo na maraming VULs. Yes. Well, it is true in a certain extent na investment siya for the sake of financial protection. But if you're relying on your VUL for investment sake, tapos hindi ka na maghanap ng ibang investment products, yun yung medyo delikado. Mm-hmm. Because yung regular pay VULs, kadalasan mataas yung charges sa first 3 years. Yes. So kung may mga financial goals ka, na mga short-term and medium-term, ma-affect yung first 3 years mo. So falling short ka sa goal mo. Yes. And you might be feeling disappointed sa policy mo. Yes. Which hindi naman yun yung purpose in the first place ng policy. Kasi they're thinking na ang VUL is an investment vehicle. But no, it is primarily a financial protection na product. No? Which means kailangan nag-i-invest ka pa rin sa iba. And that's also good practice when it comes to investing because it's diversifying your portfolio. And then at the same time, increasing your income streams. Yes. Which is actually... May kilala ako, bili ng VUL kasi para sa kanya, yun yung investment na iniipon niya. So sabi ko... mataas naman income niya. Hindi naman. Pero kahit na eh. Kasi naisip ko, meron siyang mga opportunities na mimiss by not investing directly in the stock market, not investing directly in a mutual fund, or even considering real estate investments, di ba? So sayang. Or probably setting up his own business or her own business. Yes, so... Para lang mag-generate yung income streams. Okay. So guys, ang VUL and all the other insurance products with investment component, ang main purpose niya is financial protection pa rin. Investment. Ang investment is parang secondary, no? Or parang bonus na lang. Bonus na lang siya. So, kung kailangan niya ng investment, maganap kayo ng investment. But of course, before you invest, kailangan financially protected kayo. Kaya
kailangan meron kayong insurance, no? Life insurance, especially if you're a breadwinner. Yes, at yung makakonsider lang namin as an investment na insurance product ay yung mga single pay. Yung single pay DOL, yes. Oh. That is fine. Dahil konti lang kasi yung charges kapag single pay. Pero yung downside lang is single pay siya. Yes. It's like a lump sum payment. Yeah, siguro we can discuss more about single pay DOL. In another video. In another video. In a specific video tackling ano ba yung SPBUL. Dahil kadalasan hindi alam ng public na may SPBUL. Hindi kasi masyadong minamarket. Okay, so fourth misconception. Well, yung fourth misconception related sa one, which is, minsan, well, nakita ko lang to sa isang forum. Medyo natawa lang ako at nagulo kung bakit ina-add yung face amount at yung account value and fund value na hindi naman guaranteed. Okay. Because kadalasan yung fund value mo or yung account value is nakalagay yan in an underlying investment, be it an equity fund, index fund, balance fund, or whatever fund that is. Hindi kasi guaranteed yung returns. Mm-hmm. So hindi mo siya dapat ina-add sa face amount. Tapos it will depend pa rin kung ano yung product. Mm-hmm. Because sometimes may mga insurance policies na na-review namin na it's either face amount or fund value. Whichever is higher. Yes, of course. Yeah. Whichever is higher. Meron kasi yung ibang products na combined yung face amount and fund value. Mm-hmm. So, kailangan careful when doing that. Because yes. Kaya emphasis always on face amount. Yes, because yes. Because yun kasi yung, if in case something happens to you, yung face amount agad yung mabibigay. Yes. Yung account value, depende na yan eh. Kung ibabalik sa insurance company or ibabalik sa'yo. Mm-hmm. Depending on which insurer or depending on the product you got. So, kunwari ang life insurance coverage mo or yung face amount mo ay 1 million. Tapos, siyempre, kumuha ka ng insurance with investment component. Uh-oh. So, yung investment component, dumalaki rin yung value, di ba? Uh-oh. So, pag ang value ng investment component ay 700,000, tapos may nangyari sa'yo, ang makukuha mo yung face amount na 1 million, di ba? Yes. Ngayon, after, sabi natin, after several years, yung investment component, ang cash value niya, naging 1.5 million. Pag may nangyari sa'yo, ang makukuha mo, yung 1.5 million, hindi yung 1 million. At hindi yung makukuha yung 1 million plus 1.5, 2.5, hindi yun yung makukuha nila. Yes. So, it's a common mistake na naiisip ng mga tao. Kung ano yung mas mataas between the two, yun yung makukuha mo. Uh-oh. And in fact, actually, kaya karamihan ng mga insurance policies with an investment component, the moment na yung cash value ng investment part is lumagpas na dun sa face amount, usually, ini-encourage na nila na i-surrender yung policy. Or pa, kasi yun na yung time na nagmamature na yung maturity date. Yes. Yung estimate, no? Uh-oh. Kasi yun nga naman, ba't mo pa i-keep yung insurance kung meron ka ng malaking cash value ng investment. But normally in insurance planning, we encourage our clients to keep it because most VULs right now, yung maturity age is usually age 100. Kasi doon na yun. Doon na kasi ibabalik yung pera. If you're still around. Yeah, if you're still around. Age 100. Okay. So careful na lang when buying life insurance. So make sure that if you want face amount and fund value together, make sure the policy that you're getting products na ganon. Ganon din. But if you're looking for either face amount or fund value, kailangan ganon din. Mm-hmm. So do not just always add. Yeah. So in short, they have to ask the FA. The FA to explain the policy. Ano ba talaga yung ano? Kinukuha ko. Minsan kasi hindi na sila nang hindi na natatanong yes, kasi hindi nila alam. Hindi nila alam na kailangan pala itanong yon. Okay. So yun. So one last. May mga ibang tao bumibili ng insurance just for the sake of buying life insurance. Kasi yung mga tinutulungan yung mga kaibigan na makaabot ng kota. Minsan may mga... Guys, huwag nyo gagawin nyo. May mga... Ano ba ngayon? Mga awards pa daw. May mga raffle, may mga promo. Kaya bumibili ng insurance policy. May alam akong insurance company na pag kumuha ka ng policy, meron kang raffle na pwedeng manalo ng kotse or something like that. Ano yan? Matagal na yun kasi in-offer yun sa akin ng isang friend. In-offer sa akin ng isang friend matagal na, mga 10 years ago yun. wala naman nag-raffle ng condo.
parang wala naman. But in any case, yun. So guys, bibili kayo ng life insurance kasi kailangan niyo ng life insurance. Kung kailangan niyo tulungan yung kaibigan niyo na makaabot ng kota, huwag kayo bibili. I-refer niyo sa mga kaibigan niyo na iba na kailangan. Sa ganung paraan niyo tulungan yung mga friends niyo na nag-o-offer ng insurance. Huwag kayo mismo bibili kung hindi niyo naman kailangan. Dahil nakakalungkot. Well, for me, when I do insurance planning, where may mga clients ako na tatlo or lima yung insurance policies nila. Ang dami na. Pero yung dalawa or isa doon, hindi naman kailangan. Oo, over-insured na medyo sila. Medyo over-insured. Or minsan, isa lang yung insurance policy, pero under-insured naman sila. Oo. Tapos malaki yung premium na binabayad. Hindi na makakuha ng insurance policy na adequate yung coverage. Kasi masyadong malaki na yung binabayaran nila doon sa isang policy na under insured or hindi enough yung coverage na diba? Kasi ang daming siguro riders no. Hindi naman dahil masyadong necessary ano. Well, hindi naman masyadong maraming riders. It's the fact that yung policy na kinuha nila, it's meant for something else. Or hindi siya dapat yung policy na kinuha niya. Then meron namang ibang policies na 180 or 200,000 lang yung face amount. Tapos you're paying, let's say, mga 30,000 a year. Tapos same pa rin yung riders. Pala dalawa lang or isa lang yung rider. Okay. So kumbaga, yung policy na yun, hindi siya fit sa plan. Mm-hmm. So minsan kailangan na siya i-let go for the benefit of a different plan that would fit for the need. Yes, that's right. Siguro so, parang ano yan, no? Bibili ka ng... parang yan, nag-grocery. Yes. Kumbaga, for example, maraming manok or corned beef, let's say. Tapos, iba yung mga brand, di ba? Yeah. Iba yung mga, well, yung lasa ng, So, hindi naman ka dapat kumukuha kung ano yung nakikita mo. Di ba? Kailangan naging meticulous ka rin, no? Ano ba yung... Check out yung product, yung company. At saka meron kang listahan ng mga kailangan mo. Parang pag nag-grocery ka, meron kang grocery list, no? Just to make sure na wala kang makakalimutan at ang mabibili mo lang ay yung kailangan mo. Walang excess. At meron kang budget, no? Yes. Guys, actually, maganda yon. Meron kayong set budget na ang kaya ko lang bayaran ay ganito, X amount. Pare, 2,000 a month lang ang kaya ko bayaran for an insurance policy. Usually, the agent or the financial advisor can help you find a product, an insurance product that will fit your budget but also can address yung needs mo. Yun. Tapos yung mga misconceptions na sinabi namin kanina, pwede yun mag-apply for looking for health insurance na rin. Yes. Any type of insurance. But specifically life insurance because yun yung mas prevalent. Saka I think it's also mas important, no? Ayun. So, I think that's it. Yes, that's it. So, guys, kung meron kayong tanong, you can ask it sa comment section below or email us at admin@wealtharki.com. Yes. If you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please subscribe to our YouTube channel for updates and hit that notification bell din. Yes. Tapos, you can always like din our FB page because we also post our videos din there as well from time to time. And articles, no? And our own articles. Mga financial articles that can be relevant sa inyo. So, facebook.com/wealtharki. Alright. So, I guess that's it. Bye-bye. Thank you.